Welcome back sa aming channel. Good morning mga kapads. Ngayong umaga, pupunta tayo ng Pampanga. Kasama ko si Mrs. Nagbibihis na sa taas para ipakilala yung isang center na pag-aari ng aming malapit na kaibigan, Salvador Abarquez. Tara guys, samahan nyo kami. So yun guys, eto na nga, dumating na nga kami sa may parte ng Kamatchile. Nandito na ang nasa second floor nga pala ang learning center. At yan, tuwa-tuwa ang aking asawa. Dahil nakarating din kami, ayan, kumakaway-kaway pa siya. At ito, pinakikilala niya ang opisina ng Kaador Abarquez. Ayan o, oh. Salem, Socorro. Yan, learning center. Ayan o, oh, nakalagay na. Enroll now! Enroll na! Wow, wow, wow! Enroll na! So, yun guys, masaya-masaya kami sapagkat pinagpala kami at naimbitahan kami ng mahal na kapatid para pakilala ang kanyang opisina. Ayan, oh. Andito, yan, oh, yung mga courses. Mga courses ng kanilang language. May mga stage yan. N1, N2, N3, hanggang N5. So yan, ito na nga guys, nakikita nyo ang opisina nila. Yan o, medyo sarado pa. Yan, meron din niya. Alam naman natin na meron pa siyang salon, Salem Pest Control. Pag-aari niya rin yan, ito. Libot namin kayo sa facilities nila. Ayan, meron sila dito ang display na pang Japanese. Ayan o, nakikita nyo, ang ganda. Ayan pa o, makikita nyo, yan. Napakalaki ng kanilang opisina. Oh, ayan oh. Oh, makikita nyo yan. Ayan, makikita nyo ang aking asawa at ang Kaador. May kausap na siya. Bago dumating kami, may mga nag-iintay na para sa inquiry. Shout out nga pala sa aking asawa at sa akin dahil kami ay naka-dope and fly clothing. Ayan, Salem Gakoru. Gaku, Salem Gaku. Yan, learning center dito, located sa Kamatchile Corner MacArthur Highway sa Pampanga. Yan, nakikita nyo masyadong busy ang kapatid natin. May kausap na habang kami ay nasa biyahe kaganina. May mga yan, may naghahanap na sa kanya. At ito ang school na pinakita niya sa amin. Dito ka mag-aaral ng salitang Nihongo. Ayan. Ayan oh, may mga upuan siya, napakaluwag. Sa ngayon, meron ding online para po sa mga gustong mag-aral ng Nihongo, salitang Nihongo sa Japan, para po tayo ay magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa Japan. Sapagkat requirement po sa Japan ay ang kanilang pagsasalita o tinatawag nating lingwahe na Nihongo, para po sa kabatiran ng lahat, hindi po nag-i-English ang mga Japanese. Kaya bawat pumupunta sa Japan ay nag-aaral ng salitang Nihongo. Ayan o, shout out sa aking asawa. Ayan o, tapat sila ng call center. At meron din dito yung supermarket na katapat nila. Napakadaling puntahan dito sa Kamatchile Corner MacArthur Highway. Ayan. Ayan o, let's study Japanese. Ayan. Ayan pa nga pala yung mga anak ni Kaador yan, model niya. Mga anak niya. Ayan o.
Ayan yung, kung mababasa nyo, ayan, nandyan ang mga opisina ng Kaador. Ayan, nalibot na niya kami sa aming facilities at mamaya kakausapin natin siya kung ano yung mga bagay at mga pamamaraan para makapag-require at makapag-inquire tayo sa pag-aaral natin ng salitang Nihongo. Ayan, oh, yung mga display. Oh, tuwan-tuwa ako dyan. Ang ganda niyan. Grabe. Para ka nasa Japan. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga specialist dyan sa Okada. Welcome mga kapats. Nandito tayo ngayon sa trip sa Pampanga. Para ipakilala sa aming bago training center. Kaya guys, kung gusto nyo mag-aral ng Kapon, dito kayo makapunta sa aming learning center dito sa Pampanga. Para mga kapats, kilalanin natin kung sino ang may-ari ng Salim Gapo Training Center. Meet my friend and kapatid, Salvador Abarquez. Welcome back mga kapats. Nandito, makikilala nyo kung sino ang may-ari ng Salim Gapo Learning Center. Walang iba ang kapatid na Ador, Salvador Abarquez. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga ka-Patlan vlog. Yeah. Mga ka-Patch. Ka-Patch. Una, nakakasalamat kami kasi na-invite kami sa ganitong pagkakataon. Kami ay very proud dahil kahit busy kayo, nakaunlakan nyo kami para sa araw na ito upang ipakilala ang Salim Gapo Learning Center. Marami kasi ang nagtatanong bakit kailangan nating matuto ng salitang Nihongo o yung tinatawag na salitang Kapon. Dito ngayon malalaman natin kung ano ang mga benepisyo at ano ang magagawa ng salitang Nihongo para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. No? Narito ang the owner ng Salim Gapo. Siya ang magbibigay ng detalye kung ano ba ang mga dapat nating malaman para sa pag-aaral ng salitang Kapon o Nihongo. Ito siya, Ka-Ador Amarquez. Tama yung tanong mo eh. Kumbaga, panahon, sabi mo, ano ba ang, bakit ba tayo mag-aaral ng Nihongo? That is a Japanese language. Eh, bakit niya ba? Oo. May lingwahe naman tayo. Oo. Oh. Meron naman tayong lingwahe Ilocano, Bisaya, Kapampangan, di ba? Bakit pa ba kailangan ang mag-aral ng lingwahe ng Hapon? Kung tawagin natin ang Japanese language. Japanese. Na ito nga ay Nihongo. Una sa lahat, sa kapatiran ng lahat, ang Hapon, ang bansang Hapon ay nangangailangan ng maraming mga magtatrabaho sa kanilang bansa. No, imagine natin kung ano ang pangangailangan natin sa ating bansa, ay ganun din ang pangangailangan ng bansang Hapon ng mga manpower, ng mga trabante. Imagine natin, halimbawa, ang populasyon natin dito sa Pilipinas ay 100 million ringgit. Diba? Samantalang sa bansang Hapon, kukuunti lang sila ro. Hindi pa yata sila umabot ng 60 million. Diba? So, kukuunti lang sila. Kaya maging yung mga senior citizen nila ay nagtatrabaho pa sa kanila. Yes, makikita mo sa mga istasyon ng train, may mga nagpupunas doon, mga cleaner, mga may ilan na, mga senior citizen na. Wow. Na kaiba yun naman dito sa bansa natin, na kapag ka ikaw ay senior citizen, retired ka na. Sa wala na kakayanan para magtrabaho. Pero sa kanila, dahil sa kapo sila, sa manpower, napipilitan silang magtrabaho. So, pumasok ngayon ang ating school o ang Salim Sukuro dito sa Pampanga.
No? Sa Pampanga, ang ating eskwelan ay Salim Socorro. Sa Maynila ay Salim Dapu. So, pagdating natin dito sa Pampanga, magtuturo tayo ng mga Nihongo. Para sa kabatiran ng lahat, kapag ka ikaw ay marunong ng salita ng Hapon, maraming benepisyo gaya nga ng sinabi mo. Pwede kang makapagtrabaho sa bansang Hapon dahil marunong ka ng kanilang wika. Diba? So, maraming benepisyo. Maging dito rin sa ating bansa. Kung ayaw mo naman pumunta sa bansang Hapon, dito maraming Japanese company na pwedeng mag-translate ka, magamit mo yung wika o Nihongo language sa pakikipag-conversation sa mga employer na Hapon. Kahit ako ayaw kong pumunta, pasok ka sa mga Japanese company rito na nakabase rito sa Clark, nakabase sa kung saan-saan dito sa ating bansa. So, ibig sabihin, talagang may benepisyo kapag ka ikaw ay nag-aral ng wika ng Hapon. Halimbawa, ano-ano ba yung mga kinukuha nila ron sa bansang Hapon na mga magtatrabaho? Unang-una na, maraming kinukuha sila yung caregiver. Oo. Ang caregiver, kailangan fluent ka sa kanilang pagsasalita. Bakit fluent? Kasi ang lagi mong kausap, yung pasyente na naharap mo o nakaharap mo. Diba? So, from time to time, you are using the language of Japanese. Dahil ang kalagi mong kausap ay yung pasyente o nasa home of the ages na kung saan aalagaan mo sila. No? So, kinakailangan fluent ka na magsalita ng kanilang Nihongo language. Ano pa? Factory workers o kaya food processing o kaya construction worker. Sa construction worker, pwede kang ano lang, yung basic lang. Basic ng Nihongo, yes. Kasi mostly kapag ka nasa site ka na, magtatrabaho ka na rin kung anong skill mo. Hindi ka naman kausap ng lagi ng no foreign man na Hapon o yung contractor na Hapon, di ba? So, mostly, yung buong oras mo, nakatungko ka sa pagtatrabaho. Hawak mo yung pala, hawak mo yung rodela, hawak mo yung kutsara, di ba? Hawak mo yung lagari. So, ibig sabihin, basic lang ang pwede mong dala-dala pag pumunta ka sa... Matanong ko lang para sa pahalo. Kumbaga, nasabi niyo po na meron pong basic. Ito bang salitang Nihongo ay meron ding type siya na basic? Merong tinatawag niyo na sinabi niyo kailangan fluent na yung yes, salita? Yes, yun yung tinatawag natin N5. Ah, N5. Merong N5 at merong N4. Oo. Yung N5, yun yung basic. Natuturoan ka ng magsalita. Tuturuan ka rin sumulat, no? Tuturuan ka rin ng kultura ng bansang Hapon, no? Kailangan din kasi yun, yung kultura. Without culture, hindi ka pwede pumunta. Bakit ka po kinakailangan ng culture? Di ba minsan makikita mo sa television yung dalawang Hapon na salupungan? Di ba ang bakian nila? Hi. Yung pababaan, yun yung magala. Kaya nga sinabi ko, parts of culture. Kinakailangan marunong ka rin ng pag-respeto sa kanilang kultura. So, yung N5, mabalik tayo. Yun yung basic para sa mga construction worker. Sa mga ano. Yung N4, yun na yung fluent. Papunta ka na sa fluent hanggang N3. Kasi ang talagang fluent, N1 eh. Yun talaga yung pinakang salita nila, talaga alam na alam mo na. Kaya nga may mga, sabi mo nga kanila, may mga type-type. Yun ang ibig sabihin, yun yung N. N5, N4, N3, N2, at saka N1. Kapag nasa N1 ka na, ibig sabihin, talagang
you was born in Japanese. Na mula sa pagkabata, yun ay yung ginamit mong lingway. Yun yung Nihongo. So, kung tayo na magkatrabaho lang sa bansa nila, ang kailangan natin ay N4 at saka N5. At pwede mo rin ituloy-tulito sa N3 na talagang, kung gusto mo talagang mamalagi sa bansa na ko. No? Ngayon, sa pag-aaral dito sa aming paaralan, hinihikayat ko ang ating mga lalo na yung mga gustong magtrabaho sa Japan. Punta kayo rito, mag-enroll, mag-aral at 100% matututo kayo ng salitang Nihongo o Japanese language. Baka matatanong, eh paano po yung pag-enroll? Ang enrollment namin dito ay ongoing. Diba? From 8 a.m. to 5 p.m. So, we are invited, all of you, na please mag-drop kayo rito sa amin para makita nyo yung ano pa mga requirements, paano ang pag-aaral dito sa aming paaralan. So, ang dapat nating maliwanagan, yun nga, yung isa sa mga benepisyo nito ay makapagtrabaho. Kaya ka mag-aaral para makapagtrabaho sa kanilang bansa. Diba? Kasi kung hindi ka mag-aaral, ano mo kung mag-aaral ka, di ba? Ano mapapala mo kung mag-aaral ka ng salita ng po? Kaya nga nang tinuran mo kanina, kapatid na Alvin, di ba? Na anong benepisyo nito? Di ba? Yun nga ang mga benepisyo gaya ng nabanggit ko na makapagtatrabaho sa bansang Japon. No, may trabaho naman tayo dito. Bakit na kailangan pa natin sa Japan? Di ba? Ba't kailangan pa sa abroad? Malaki sweldo. Malaki ang sahod. Yung pinakang minimum nila ron is 120,000 yen. O, equivalent mo yun sa 60,000 pesos. Diba? Divided by ito natin yun, nasa 60,000 pesos. I'm not wrong. Kung hindi ako nagkakamali. ang salduan lang natin dito, nasa 20,000. Diba? 20,000. Kung doon ka magtatrabaho, mayroon ka wala. Meron ka 60,000 a month na mamahala. Siyempre po, Padol, siyempre, ibig sabihin, pagka nag-aaral ka dito, siyempre, sa natural na sinasabing pag-aaral, yung mag-aaral ka, siyempre, may tinatawag din tayong tuition fee sa pag nag-aaral tayo. At magkano ba yung pinaka-ano natin, yung registration, yung mga pag-aaral natin? Tama, magandang tanong. Kasi minsan nagmamarket ako. Excuse me. Nagmamarket ako minsan. Sinasabi nila kung libre. Siyempre, marami kayang kaibigan. Libre ba pag-aaral dyan? Sabi ko hindi libre. Kasi una, kumukonsumo tayo ng teacher. Yung teacher o instructor ng Nihongo, per ora, ang bayad sa kanya. Merong 200, merong 180 per hour yun ha, yung pagtuturo. Tapos, magbabayad tayo ng opisina, magbabayad tayo ng kuryente, magbabayad tayo ng nakonsumo nating tubig. Lahat yan. Kaya hindi libre ang pag-aaral. Kaya guys, abangan natin sa video nito. Isasama rin namin yung link kung paano siya, kung paano kayo mag-register o kung paano kayo mag-inquire para sa gagawin yung pag-aaral ng Nihongo. Kaya dito sa mga kabalin natin dito sa Pampanga, dito ang Padol para invite sa inyo. Mag-aaral kayo rito, mga kabalin. Nandito na ang aming paaralan, yung Salim Sukuro. Inilapit na namin sa inyo. Imbis na pumunta pa kayo sa Maynila, Meron din po kayo sa Maynila? Yes, meron po. Inilapit namin kayo, inilapit namin dito sa Pampanga.
ang aming eskwelahan para ang mga kabalin natin dito sa Kapampangan hindi na luluwas dito na sila mismo sa kanilang bayan hindi na sila pupunta sa Maynila kung saan-saan pa dito na, andito na ang ating paaralan inilapit natin sa kanila para hindi na sila lubos na mahirapan eh ano-ano po ba yung ano natin suisuyo natin ano ba yung kanina sinasabi po niyo na enrollment fee, diba? So, ang enrollment fee po natin ay yung EDPI is 25,000. Pwede po itong hulugan, installment, diba? Pero upon enrollment is 5,000 ang babayaran ng mga mag-i-enroll. So, kapag ka mag-i-enroll, isecure natin na may dala-dala kayong transcript of record, birth certificate, 2x2 picture, and 1x1 ID picture. Para saan yung transcript of record? Para may mapagbakayan ang aming paaralan ng school na ito, yung record nyo. Mula nung kayo nag-elementarya, nag-high school, at kung nakatuntong noong kolehiyo. Diba? May batayan kaming pinangahawakan, paaralan, ay dokumentado. Ano pa? Bakit kinakailangan ng birth certificate? Ang kinakailangan tama yung pangalan mo na ipapasa sa amin. Halimbawa, sa birth certificate, yun yung gagayahin natin para sa pagbibigay ng certification. Na yung certification na yun, na ang ibig sabihin, na nag-ongoing training ka dito sa aming paaralan na ikaw yun. Walang discrepancy, walang mali doon sa pangalan mo. 2x2, bakit magdadala ka ng 2x2? For the record yan ng registrar office na meron kang picture doon, di ba? Eh yung 1x1, para yun sa ID mo. Halimbawa, kasi pagka nag-enroll ka, bibigyan ka ng ID, ilalagay doon yung 1x1 picture. Para pag lalabas ka, you are officially enrolled dito sa aming paaralan. Tulong po yun. So, ini-invite namin ang mga kabalin na nandito sa Mabalacat, Pampanga or maging sa karatig na bayan. Halimbawa, yung mga taga-Tarla, kaya malapit dito ang Bandang Tarla, malapit dito ang Clark, ang Angeles City. O, pwede kayo sumadya dito sa aming paaralan para mag-inquire or mag-enroll na. At mag-i-start ko ang ating klase ay sa January 28. Meron po kami face-to-face, meron kami online classes, kung saan yung availability ng isang estudyante. Kasi yung mga karamihan sa mga estudyante natin, worker na to eh. Nagtatrabaho, di ba? Nagtatrabaho sa kung saan-saan. So, mag-aano lang siya ng schedule niya, alin yung free time niya para sa pag-aaral. Maiaano natin yung program natin. Oo, hindi yung magtatrabaho ka, mag-aaral ka in the same time. Hindi ganun. Nakalangan, ito yung vacant time niya, pwede siyang doon turuan. Yung hindi makakapinsala sa kanyang pagtatrabaho. Diba? At least, nag-aaral na siya, nagtatrabaho pa siya. Yun ang ano natin. For inquiry, siguro ilalagay na lang namin dito down below sa video natin. Makikita nyo kung ano yung meron siyang ano, meron na siyang scan. I-scan nyo lang siya para makapag-register kayo dito sa QR code. I-scan nyo lang yung QR code nito at makakapag-register na kayo. Pwede na kayong mag-enroll through online o nasa ano kayo, online class or dito sa paralan ng ating kapatid, no? Ayan, makikita nyo dito sa leaflet. Yun, makikita nyo yan. Ayan, no? Yung address nandito na rin. Huling, any last word na masasabi nyo po sa mga kababayan natin na gusto mag-aral? Sa lahat po ng mga gusto mag-aral, punta lang kayo rito. At matutunto kayo. Matutunto kayo ng salitang Bihongo. Ayan, aral lang dito. At pag natuto na kayo, makakapag-abroad kayo. Nakakapunta kayo sa Japan. No? Papalarin tayo na makapagtrabaho sa
ibang bansa. May chance, I mean to say, may chance na kapag marunong ka ng Nihongo, may 100% chance na makarating ka sa bansang ako. Salamat po. Thank you very much. Sa pagpasyal po nyo sa aming paaralan. Salamat po. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Yeah. Salamat po.